So yun, what's up mga kapongs? For today's video, newbie starter pack tayo sa pag-aalaga ng hamster. Okay? Siyempre, first nyong gagawin, mag-google muna kayo. I-search muna ninyo about sa hamster, kung paano mag-alaga ng hamster. Kasi may buhay din sila na dapat nating pahalagahan, na parang kapamilya na rin. Huwag nyo siyang turing hayop lang. Kumbaga, pet sila na nagpapasaya sa atin, nagpapawala ng stress. Okay? Kaya dapat, pagka nag-alaga kayo, decidido na kayo na meron rin kayong alaga na dapat pakainin, na pahalagahan. Okay? Dahil may buhay sila. So yun, bago simulan ang newbie starter pack, bigyan ko muna sila ng trivia. Alam ba ninyo, mga kapongs, na ang hamster ay hindi nagmula sa Pilipinas? Sila ay nanggaling sa Europa at sa Northern Asia. Ang hamster ay uri rin ng daga. Maliliit sila. Maiksi lang ang mga buntot nila. Friendly sila. Ang hilig nila ay mag-ipon ng pagkain sa kanilang pisngi. Doon nila nilalagay. Then pagka nagugutom na sila, ayun, makikita ninyo. Isa-isa nilang kukunin sa bibig nila yun. Napaka-cute pagka nakita ninyo. Sobrang friendly nila. Kaya sabi ko nga sa inyo, nakakawala talaga ng stress pag nag-alaga kayo ng hamster. Okay? Yan. And tamid. Yung mga hamster namin na yan, mga tamiyan, maaamo. Kumbaga, friendly sila. Hindi sila basta-basta nangangagat. Kasi, hindi naman sila stress. Ang hamster, pagka lang naman nangangagat yan, pagka tingin nila, mapapahamak sila. Or yun nga, pagka nagugulat kasi sila, defense mechanism nila yun, na biglang nangangagat. Pero huwag kayong mag-alala mga kapongs. Walang rabies ang mga hamster. Kahit i-research niyo sa Google yan, wala talaga. Yun. Pwede naman, huwag na nyo yung hawakan kung gusto niyo. Dahil pagka pinanood nyo talaga sila, napaka-cute talaga. Talagang mawawala yung pagod ninyo. Lalo na kung galing kayo sa work, stress talaga kayo. Yan, tingnan lang ninyo pag masdan ninyo. Matutuwa kayo sa mga hamster. Ako, lahat ng kakakyutan, lahat ng... paano ba i-describe yung hamster? Basta sobrang amazing. Matutuwa kayo sa kanila. Talagang pwedeng-pwede nyong i-post sa IG, sa Facebook ninyo. Pagka nakita niyo yung ganyan, mga ayan, kumakain ganyan, napaka-cute talaga, sobra. Ayan, kaya nung nag-alaga ako, one pair lang talaga. Tapos nagulat ako, sobrang dami na. So yun, mga kapongs, kung nakapag-google na kayo, ayan, dapat i-check niyo rin yung pagbibili nyo ng hamster, kung legit sila, kung legit na seller saka breeder. Ayan, katulad namin, si Kuya Pong's TV, Kuya Pong's Hamsterific Hamster, legit kami. Kumbaga, inaalagaan namin mabuti yung mga hamster. Alam namin quality yon, kasi talagang hindi namin sila tinitipid sa pagkain. Lagi silang busog. So yun, kung nakakita na kayo ng maayos sa seller, kagaya namin, ayan, tuturo ko na sa inyo kung anong hamster ang magandang alagaan. Ayan, like Syrian hamster, yan yung mga Syrian hamster natin. Meron silang dalawang uri ng Syrian hamster. Teddy bear hamster, yung makakapal yung balahibo, malalago. Then yung GH, yung golden hamster, yung mga makinis lang, parang smooth lang yung pinakabalahibo nila. Ayan. Yan yung mga hybrid natin, kumbaga high mutation. Yun yung una, mga blue po yun. Tapos, eto, mga tricolor. Ayan. Ang tatay niyan, GH na solid blue. Then yung nanay, TBH na tricolor. Okay, yan. Nasa inyo yan. Yan, sobrang friendly talaga niya mga Syrian. Yan, kung kumbaga... kung gusto nyong ipapaalaga rin sa mga anak ninyo or kayo, kung gusto nyong hawakan rin talaga, yan ang pinakamadalang mga gat kasi sobrang babait nyan. Siguro mga gat lang yan pagka talagang sinaktan lang ninyo sila. Kumbaga, syempre, defense mechanism nila yun. Yan yung mga high mutation natin, no? Napakaganda nyan, napakasolid. Yan. Okay? Yan yung option ninyo. Kumbaga, first option, Syrian hamster. Yan yung ipapayo ko sa inyo kung mag-aalaga na kayo. Okay? Yan, napaka-cute to. Yan, yung lumaki na sila. Yan yung previous na video. Ayan, Campbell Dwarf hamster naman. Pwede rin yan. Yan,
Yan yung isang uri ng hamster. Ayan, maliliit lang sila. Kumbaga, option ninyo yan. Kung anong gusto ninyo, kung tingin ninyo masyadong malaki yung Syrian, parang dagang bahay. Eto, meron rin tayo nung dwarf lang, yung maliliit lang. Dalawa rin uri nila. Meron yan ng yung normal na Campbell Dwarf Hamster, then yung Campbell Dwarf Hamster na Rex. Yung Rex, yun yung mga kulot. Pares lang din sila, ng Campbell na seed age na normal. Ang kinaibahan talaga, sobrang kulot nila, napaka cute yun. Ayan, yung nasa video yun, mga Rex yun. Tapos ito, mga Campbell Dwarf na normal, pero hindi porkit normal, akala ninyo yun na yung pare-pares na presyo pagka binibenta yan. Ayan, yung mga mottled, yung mga parang may white. Yan, medyo mataas yung pricing niyan, lalo na kung mga blue carrier saka moth blue. Yon, matataas yung presyo nun. Sa normal naman, nasa seller yan kung magkano nila ibebenta. Pero dapat, kumbaga, huwag nyong i-base yung pricing ng iba sa pricing ng legit seller. Siyempre, yung kagaya naming legit seller, kumbaga, inaalagaan namin mabuti yung mga hamster namin bago namin i-out. Alam namin quality yung pagkakaalaga. Kasi kumakain sila ng maayos, then mineral pa nga tubig niyan. Ayan, kagaya niyan, lagi ko nililinis yung mga kusot nila para siguradong healthy sila. Yun, ituturo ko rin sa susunod yung paano gagawin sa pagpapalit ng kusot, kung kailan pinapalitan ng kusot. Siguro sa next video yun. Ayan, yan yung time na nagpapakain ako. Tingnan nyo, ayan, napakarami ng pagkain na yan. Talagang hindi ko tinipid. Talagang sulit. Ayan. Kaya wag naman po ninyo kaming ikumpara sa ibang seller. Kasi masakit para sa amin yun na ikukumpara nyo kami. Kasi alam naman namin na quality pagkakaalaga namin. Yun. So yun mga kapongs, yun nga. Option nila kung Syrian hamster or Campbell Dwarf hamster. Yun. Yung sobrang cute talaga yung TBH pagka sobrang lago yung sa Syrian yun. Then sa Campbell naman yung mga Rex na mottled, gaganda no, napaka-cute. Okay? Yan. Tingnan niyo. Napakaliliksi nila. Talagang wala akong masabi. Okay? 'Yon. Ko sila ng recap sa Syrian hamster, meron tayong TBH, yung teddy bear hamster. Sila yung mahaba yung balahibo, malalago yung balahibo nila. Sobrang cute nila. 'Yon yung masasabi ko sa teddy bear hamster. Ayan, then yung GH, yung golden hamster, yung maiiksilay balahibo, yung smooth na smooth lang talaga. Okay, pero sila yung uri ng malalaking hamster, ha? Yung parang dagang bahay. Then yung Campbell Dwarf hamster na normal, yan yung makikinis lang din yung balahibo. Napakakit rin nila. Then yung Campbell na Rex, yan, yung mga Rex, yung kulot. Sila yung talagang yung balahibo nila kulot na kulot. Napaka-cute din nila. Yun yung masasabi ko. So yun, kung may napili na kayong hamster, then syempre magtatanong kayo sa mga breeder or seller na yan kung meron silang binibentang bean cage. Kagaya namin, kumpleto na kami, meron rin kaming bean cage na binibenta. Yan, 21 liters yan. Kung ang napili nyo, Syrian hamster, okay na okay dyan sa size ng bean cage na yan. Yan. Yan yung pang newbie starter pack natin na bean cage para siguradong legit na makakaikot yung mga hamster. Okay? Ayan, 12 liters naman yan. Kumbaga, pwede rin sa Campbell Dwarf hamster yan. Sa Syrian, medyo negative na yan. Parang maliit na sa kanila yan. Kawawa naman sila. Okay? Yung 21 liters, pwede rin sa Campbell yon para siguradong nakakaikot talaga sila. Hindi sila basta-basta may stress. Yan yung full set, complete package natin yan. Yung bean cage na 12 liters, may yung wheel hindi kasama yan. Bali, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga dapat gamitin. Yan. Yan yung 21 liters, saka yung 12 liters. Pinaka-need ng mga hamster natin, para hindi sila ma-stress, yung mga wheel, hideout. Yun nga, syempre, kailangan rin nyo ng mga kusot, sunflower for treats, DE powder, food mix, yung water bottle, yan, yung pangsalaan yon para pagkakukunin nyo yung hamster, yon need yon para hindi kayo basta-basta makagat.
Okay? Yun, yung water bottle natin na 50 ml sa kay 80 ml. Yan, okay? Yun, yan yung mga itsura ng mga hamster natin, yung mga binibenta natin. Yan, okay? So, yun guys, kung natuwa kayo sa video na na-share ko sa hamster starter pack, sa pag-aalaga ng hamster, please like and share ng ating Facebook account saka ng YouTube channel natin na Kuya Pongs TV. Okay? Mag-PM lang sila pag may mga katanungan, mag-comment sila sa aming YouTube account, sa aming Facebook account. Sasagutan man kami. Gagawa kami ng susunod na mga other video. Kagaya nung pagka nanganak yung hamster, anong dapat gawin? Okay? Yung ano ba? Ilang months ba yung dapat para maging breeder age yung mga hamster? Yon. Kung paano magpatami ng hamster? Yan, lahat 'yon i-ano natin. Gagawa natin ng video para pag nag-alaga kayo, yan nga, pag natutunan ninyong mag-alaga ng hamster, may guide na kayo kung paano gagawin. Meron na tayong unang upload, yung paggawa ng bean cage. Yun, sana makatulong sa inyo yun. Pagka nagtitipid kayo at meron naman kayong gamit sa bahay, yun, gawin lang ninyo yung nasa video na yun. Basic na basic sa atin yun. Lalo na sa mga madidiskarte. Okay? Ayan, guys. Maraming salamat sa panonood. Sana supportahan nyo kami. Like and share lang talaga. Ayan, okay? Ayan, Kuya Pongs TV. Ayan, thank you. Kuya Pongs lang, saka lang. End of the vlog. Gang, gang. Peace out.